What's up mga bor? So, magandang umaga sa lahat. So ngayon, nandito naman ulit tayo. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa ating munting binabahagi dito sa video to. So ngayon naman mga bor, ituturo po natin kung paano po ba pag-aralan yung pagkuha po ng blood pressure po sa isang tao. So ito po mga bor, magtuturo po tayo kung paano po ba pag-aralan kung paano kumuha ng tamang BP po sa tao po ano. Mas maganda kung may alam din po tayo kung paano po kumuha ng blood pressure. Baka tayo po'y makaranas, at least alam po natin. So, ito po yung pang BP ko. So, medyo matagal na po siya. Matagal na po, nung nakaraang 2017 pa po ito. So, paano po ba ang tamang pagkuha? Paano po ba matutunan to? So, unang-una, sa umpisa, medyo mahirap lang po talagang matutunan. Pero pag lagi mo talagang ginagawa at nasa puso mo, yung ginagawa mo, so, maaaring matutunan mo po ito. So, unang-una, yan, ako lang po kasi mag-isa rito. Ngayon, pa-plaster lang po natin pa ganun. Ikiklip lang po natin. So, yan, may jacket lang po ako. Medyo malamig yung area natin. No? Yan. Tapos, ikiklip lang po natin. Yan. Tapos, isisirado lang po natin. Tapos, pipisilin lang po natin. Ganun. Then, gumamit po tayo ng stethoscope. Ito po yung stethoscope ko po, medyo luma na. Pero maaari pa pong gamitin. So, itong... So, ganito po. Kapain mo lang kung saan po ba yung merong pulso po, ano. Gamit po itong dalawang daliri. Huwag po ito kasi may sariling pulso po ito. Ito. Tapos, kakapakapain mo lang para masanayan mo, matutunan mo. So, dito po, may pulso daw. Yan. Tapos, pakinggan lang po natin. Dalawang tayong natin. So, wag po nating paglaruan kasi pag nasa tayong nga po natin to, medyo pag pinisit-pitik-pitik po natin, medyo masakit na kakabingi. Then, example, yan. Tapos, pakiramdaman mo pa lang po, titingnan nyo po dito, yan, titingnan nyo po dito. Tapos, pakikinggan mo po dito sa tayong nga. Yan, dito pakikinggan mo. Pag luwag nyo po rito, example, ilagay po natin sa 220. So, pag bigay po natin dito, pag luwag po natin, pakiramdaman lang po natin yung unang malakas sa tunog. Pag ganun. So, doon po kayo kukuha ng base po. Ano? Tapos, yung huling malakas sa tunog. So, example, tumunog po siya ng 120, tapos unang tunog niya na example, unang tunog niya ay malakas 120, yan, tapos huling tunog niya nasa 80, so 120 over 80 po, so madali lang. Tapos may isang paraan pa, pwede po yung hindi gumamit ng stethoscope, dalawang daliri lang, kapulsuhan mo pa lang dito sa may pulso, pakiramdaman niyo po, so titingnan niyo pa rin to, ganun pa rin ang tamang proseso. So pag para matutunan mo sa puso mo lang, tapos ulit-ulitin niyo lang po hanggang sa matutunan niyo yung tamang pagkuha ng BP. So sa una hindi po ganong kadali, pero pag habang tumatagal, matutunan niyo pa rin. So kailangan sigurado po kayo kung tama niyo po yung sinabi niyo, po kayo mag bigay ng maling BP o magbigkas ng hindi naman sigurado. So kailangan tingnan niyo po, pag-aaralan niyo ang maigi kung tama po ba yung kuha nyo. So ulit-ulitin nyo lang po ano. So disclaimer lang, hindi po tayo doktor, hindi po tayo professional. So ang binabahagi lang po natin mga bor ay base lang po sa ating naranasan, ating karanasan, at sa atin din pong mga pinag-aralan po. So maraming salamat po mga bor, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. So sana is matuto
at mas magandang matuto po tayo. Lalong-lalo na po itong mga parating na summer, uso na naman yung heat stroke po, ano, gawa ng sikat, sikat ng araw, masakit. So, yun lang. At maraming salamat po.